sa pong masaganang umaga sa ating pong lahat sa pangalan po ng Panginoong Jesus. Ang FB Live Devotion pong ito ay nagmumula po sa Door of Faith, Kabatang Chaong Quezon, sa pangunguna po ng aming pastor, Gregorio Motel, under District 6, sa pangunguna naman po ni Pastora Cheryl Manansala. Sa umaga pong ito, samahan niyo po kami na magpuri sa Panginoon, sama-sama po tayo magpasalamat sa dakilang katapatan ng Diyos sa ating buhay. Hallelujah! Sambitin po natin ang lahat ng mga kadakilaan ng Panginoon, ang kanyang mga kabutihan na ginawa sa ating mga buhay. Hallelujah! Itaas natin ang kanyang pangalan ngayong umagang ito. We praise you, Jesus. Praise you, Lord. Hallelujah! You are worthy to be praised, Lord God. Hallelujah! Pinupuri ka po namin, Panginoong Jesus, sa umagang ito. Kayo lamang po ang matanghal. Kayo lamang po ang maitaas, Panginoon. Hallelujah! We worship you, Lord. Praise you. Hallelujah! Minsan pa po tayo umawit sa Panginoon. I just want to praise you. I just want to praise you. Lift my hands and say, I love you. You are everything to me, and I exalt your holy name on high. I just want to praise you, hallelujah. Just want to praise you. Lift my hands and say, I love you. You are everything to me, and I exalt your holy name on high. Minsan pa, hallelujah, I just want to praise you. I just want to praise you. Lift my hands and say, I love you. You are everything to me, are everything to me, and I exalt your holy name on high. Awitin po natin sa Tagalog, hallelujah. Nais ko'y purihin ka, sabihin sa iyo na ikaw lang ang lahat sa buhay ko, lahat sa buhay ko. Sabihin sa iyo na ikaw lang ang lahat sa buhay ko. Ngalan mo'y itataas, ngalan mo'y itataas. Ngalan mo'y itataas, O Diyos. Hallelujah, hallelujah. We give you praises, Lord. We glorify your name. Hallelujah. We exalt your name, Lord God. Pinupuri ka po namin, Panginoong Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
Diyos ka namin, pinasasalamatan ka. Hallelujah, Jesus. Thank you, Lord God. Thank you, Jesus. Panginoon, marami pong salamat sa umagang ito na minsan pa ay muli naming nasilayan ang inyong masaganang biyaya sa aming buhay, ang bukang liwayway, Panginoon. Maraming salamat po, O Diyos. Hallelujah. Ikaw po lamang po ang aming pupurihin, Panginoon. Sa umaga pong ito, patuloy po kaming dumadalangin na maranasan po namin ang inyong kalwalhatian, ang inyong kapangyarihan, O Diyos. Dalangin po namin na sa pag-aaral po namin ng inyong mga salita, O Diyos, ay marami po kaming matutunan at tumimo ito sa aming mga puso't isipan, Panginoon. Palaksin niyo po ang bawat isa, O Diyos, ang mga nangihinay, iyong patatagin, Panginoon, ang mga nalulupaypay, Panginoon, ay iyong palalakasin, O Diyos. Salamat po, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Kaya naman, O Diyos, sa inyo po namin ibinibigay ang pinakamataas na papuri, pagsamba, kapangyarihan, pasasalamat. Hallelujah. Sa umagang ito, karapat dapat ang humisumamba sa inyong harapan. Salamat po. Hallelujah. In Jesus' name. Amen. Salamat po sa Panginoon. At ngayon pong umagang ito, dadako na po tayo sa pag-aaral ng Salita ng Diyos na dadalhin po ng inyo pong lingkod na si Sister Christy Aves. Hallelujah. Sa pong mapagpalang umaga sa ating lahat, tunay nga po na dadako na tayo sa pag-aaral ng Salita ng Diyos. Tayo po muna ipagandali ang manalangin. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Lord, salamat po sa oras na ito, sa araw na ito na muli na ipinagkaloob mo sa amin, Panginoon. Salamat sa iyong pribileyo na ibinibigay sa amin upang makapag-aral kami ng iyong mga salita. Lord, ikaw lang ang mataas araw na ito. Tunay na ang iyong salita ang siyang lumabas sa aking mga labi, Panginoon. Wala po akong magagawa kung wala ka sa aking buhay, Panginoon. Pangunahan mo po ako sa aking pagsalita. In Jesus' name, I pray, amen. At tayo po ay makibukas sa aklat ng Mateo, chapter 13, verse 24. Ito po ay yung talinghaga tungkol sa damo sa triguhan. Verse 24, Mateo 13, verse 24. Nagsalaysay muli si Jesus sa kanila ng isa pang talinghaga. Sinabi niya, ang kaharian ng langit ay katulad ng isang taong naghasit ng mabuting binhi sa kanyang gupid. Isang gabi, habang natutulog ang mga tao, dumating ang kanyang kaaway. Naghasit ng mapanirang damo sa triguhan at saka umalis. Nang tumubo at magbunga ang trigo, lumitaw din ang mapanirang damo. Kaya't pumunta ang mga utusan sa may-ari ng bukid at nagtanong, hindi po ba mabuting binhi lamang ang inihasit ninyo sa inyong bukid? Bakit po may damo ngayon? Sumagot siya, isang kaaway ang may kagagawan nito. Dinanong siya ng mga utusan, bubunutin po ba namin ang mga damo? Huwag, baka mabunot pati ang mga trigo. Sagot niya, hayaan na lamang ninyong lumago kapwa ang damo at ang trigo hanggang sa anihan. Pag-aani, sasabihin ko sa mga tagapag-ani, ipunin muna ninyo ang mga damo at inyong pagbigkis-bigkisin. At saka sunugin, pagkatapos, ipunin naman ninyo ang trigo sa aking kamali. Tunay nga po nung unang panahon, nung panahon ng mga salumang tipan, ang Panginoon sa mga alagad tuwing mag-aano po siya mga ngaral, kalimitan pong ginagamit ng Panginoong Hesus ang patalinghaga. Kaya nga po sinasabi ng banal na kasulatan na mapalad po. Mapalad po yung nakakaunawa ng salita ng Diyos. Kasi palagi pong dinadaan ng Panginoong Hesus sa patalinghaga ang kanyang mga pagpapaliwanag sa mga tao. Ngayon po, yun nga po, sabi dito, damo at trigo. Ngayon, hindi lahat ng itinanim sa, kunyari literal po, lahat po ng itinanim sa bukid, kunyari palay, mihalo po talaga yung mga damo. Yung damo po, naniniraya ng
pataba sa lupa. Kumbaga, kailangan talaga alisin yon. Pero sa atin po, sa mga tao, dito po makikita sa talinghagang ito na meron pong tunay na mananampalataya at merong hindi totoo. Ibig sabihin po, peke. Sa madaling salita po, peking mananampalataya. Kaya ang pamagat po ng ating pag-uusapan ay tunay na mananampalataya. Siyempre po, kapag sinabing may totoo, tunay na mananampalataya, ito po eh may hindi totoo. Ano po ba yung mga hindi tunay na mananampalataya? Yung sabihin na natin sa madaling salita is yung peking mananampalataya. Siyempre ito po yung mga damong naligaw sa triguhan. Bakit po? Bakit sinabing sila ay mga naligaw sa ano? Kunyari po, pag-usapan po natin sa church, nakita po natin na ang isang church, napakaraming umaattend. Pero hindi po ibig sabihin, kapag pumasok ka sa church, ay makikita mo yung mga tao doon, ay sino ba yung tunay na mananampalataya? Hindi natin yung malalaman. Malalaman lang natin yan sa literal na ano, kapag ang tao ay siguro yung everyday, every Sunday, o kaya kung ano-ano yung mga gawain sa church, talagang lagi siyang present. Yan, masasabi mo na siya ay tunay na mananampalataya. Kasi, kumbaga sa ano, yung tunay na mananampalataya ba ng Panginoon? At kumbaga, burden niya na maglingkod talaga sa Panginoon. Hindi niya, kumbaga, wala siyang mga dahilan. Yon, makikilala natin ang tunay na mananampalataya kung palagi siyang tumutugon sa gawain sa Panginoon. At yun naman pong peking mananampalataya, madali po natin niya makikilala. Ito po ay medyo masakit, pero ito po ay salita ng Diyos na yun nga po. Kaya sabi nga po dito, patalinghaga lagi sinasabi ng Panginoon. Sabi, hindi lahat ng nakikinig kay Jesus nung panahong yun ay naniniwala sa Kanya. Tingnan lang po natin sa Juan chapter 8 verse 30. Juan chapter 8 verse 30. Sinabi po doon sa Juan chapter 8 verse 30. Sabi po, maraming nakarinig nito ang sumampalataya sa kanya. Tuwing nag-explain po si Jesus nung araw, ang Panginoong Jesus, parang ang daming naniniwala sa kanya. Bakit po? Kasi alam naman po natin sa istorya ng Panginoong Jesus, talagang nagpapagaling siya. Siyempre, kapag nabalitaan po ng mga tao, uy, nagpapagaling doon. Uy, may nagpapagaling doon. Tayo pong mga tao, madaling madala sa ganon. Parang kaya ka lang pupunta kasi merong gagawin sa iyo ang Panginoon. Kaya kalimitan po yung panahon natin ngayon. Kaya ka lang pupunta ng church, kaya ka lang marugdob na attend lagi kasi meron kang kailangan sa Panginoon. Meron kang hinihiling sa Panginoon. Pero ang masakit po, kunyari naibigay po sa iyo ng Panginoon yung gusto mo. Naiparating sa hinihingi mo, kunyari humiling ka ng mga bagay na ibigay sa iyo ng Panginoon. Ang nakakalungkot po doon, kapag naibigay na ng Panginoon sa iyo yung mga bagay na hinihingi mo, parang bigla ka na lang nawawala ng gana, nanlalamig ka. Yun po yung, kumbaga ito pong salitang ito ngayon, ay ibinigay ito ng Panginoon upang tamang-tama po ito sa matatapos ng 2020. Ito po ay isang pagsusuri sa ating mga sarili. Tayo po ang tinutukoy dito, yung mga mananampalataya, tayong mga tao. Suriin po natin na ang ating mga sarili kung tayo ba talaga ay tunay na mananampalataya o hindi. Kasi po, minsan, akala nung iba, every Sunday na attend ka ng service, lahat ng ginagawa mo sa church, ginagawa mo talaga. Pero pala, yung gusto ng puso mo, iba, meron ka palang kailangan sa Panginoon. Nakakalungkot po na kapag po nakuha na natin ang kailangan natin sa Panginoon, ngayon po, kalimitan po talaga, yun nga po ang masakit na may dahilan ka lang. Kaya malala, sabi nga po sa 31, sinabi naman ni Jesus sa mga Hudyong naniniwala sa Kanya, kung tinutupad ninyo ang aking aral, kayo nga'y tunay na mga alagad ko. Sinabi po yun ng Panginoon,
Kapag tayo ay nanampalataya sa Kanya at sumusunod tayo sa Kanyang mga utos, sasabihin talaga ng Panginoon na tunay na tayo ay alagad niya. Tapos sabi sa 32, makikilala ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Yun nga po, kapag yun nga po, nakilala natin ang Panginoon na siya ay nangangaral ng salita ng Kanyang Ama, tapos tayo nakinig, naniwala sa Kanya, na siya naman talaga yung daan patungo sa Ama, kapag nalaman po natin yun, kumbaga, kailangan din po natin sundin yung Kanyang mga iniuutos. Kasi sabi po, ang tumugon daw po sa mga utos niya at sumusunod sa kalooban na ng Panginoon, yun ang nakakaalam. Yun ang makakaalam ng katotohanan. Tapos yun nga po, sabi nga po sa salita din ng Diyos, tayo daw pong mga tao, talagang yung faith natin sa Lord ay may hangganan. Pero yun nga po, kung talagang may pag-ibig po tayo sa Panginoon, yun nga po, ang lagi kong sinasabi pag, kung totoo yung pag-ibig natin sa Panginoon, malalaman talaga natin kung talagang, yun nga, susuriin natin na Lord. Kasi minsan tayo, magtatanong tayo sa Panginoon, Lord, tunay na alamin mo po talaga kung ako po ko na talaga ba ay nananampalataya sa inyo? O dahil may kailangan lang po ako sa inyo? Kumbaga, sa panahon ngayon, kailangan natin suriin yung sarili natin kasi baka minsan, akala natin, mananampalataya pa tayo. Yun pala, peke na tayo. Pero napakabuti po ng salita ng Diyos dahil, yun nga po, kapag tayo ay babad po sa pagbabasa ng salita ng Diyos, araw-araw po yan, hindi pwedeng, ay, saka na ako magbabasa pag ako'y wala nang ginagawa. Kapag po tayo ay babad sa salita ng Diyos, sa pagbabasa ng Biblia, sa pananalangin, lagi natin kinakausap ang Panginoon, pagising pa lang natin sa umaga, Lord, ano ba yung gagawin ko ngayon? Ito ba ay makabubuti sa inyo? Ito ba ay mapapaluguran kita? Lagi po tayo nagtatanong sa Panginoon, lagi po tayo nagpapakumbaba kasi tunay nga po na wala naman tayong magagawa, wala tayong kakayanan kung wala tayo talaga sa Panginoon. At yun nga po, palagi pong sinasabi na yung mga lower faith talaga, kaya ka lang nagtitiwala sa Panginoon kasi may pangangailangan. Ito po, napakarami po niyan, pero lagi po natin ipag-pray na yung sarili po natin, pag-pray natin na hanapin po natin lagi yung kalooban ng Panginoon para maging tunay tayong mananampalataya. At yun nga po, sabi rin sa Unang Pedro chapter 1 verse 6, sabi ng salita ng Diyos, Unang Pedro chapter 1 verse 6. Ito'y dapat ninyong ikagalak kahit na maaaring magdanas muna kayo ng iba't ibang pagsubok sa loob ng maikling panahon. Hanggang 7 po. Ang gintong nasisira ay pinaparaan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay. Gayon din naman ang inyong pananampalataya na higit na mahalaga kaysa ginto ay pinaparaan sa pagsubok upang malaman kung ito'y talagang tapat. Sa gayon, kayo'y papupunihan, dadakilain at pararangalan sa araw na mahayag si Kristo Jesus. Yun nga po, siguro kaya nga po maraming mga mananampalataya ang kaagad ay sumusuko kapag hindi na ibigay yung kagustuhan. Kumbaga, siguro naiinip nga po sila na hindi agad na ibigay ng Panginoon. Pero yun nga po, ang sinasabi po dito sa salita ng Diyos, talagang tayo ay dadaan sa maraming pagsubok. Pero kung ang hinihiling po natin is hindi talaga ibinibigay ng Panginoon, nangangahulugan po na hindi yung makakabuti sa atin. Pero kung alam ng Panginoon na yung hinihiling mo sa Kanya, yung gusto mong mangyari sa buhay mo, yun nga po, sabi ng Panginoon, sabihin natin sa Panginoon kung ano yung kailangan, kung ano yung gusto natin, magtanong tayo.
Kumbaga, alam din ng Panginoon yung para sa atin kung makabubuti ba ito o hindi. For example po, kunyari, humingi kayo ng sasakyan, eh alam naman ng Panginoon na hindi ka naman marunong mag-drive. Kunyari ako, hindi ako sasakyan, hindi ako marunong mag-drive. Siyempre po, hindi yun ipagkakalob sa'yo ng Panginoon kasi mamumroblema ka ng driver. Delikado yun. Kasi baka mamaya nakuha ng driver, hindi pala manan ng palataya, eh siyempre, nakaiba yung mag-drive. Yung mga simpleng bagay na ganun po, yung mga kahilingang ganun na alam naman ng Lord na hindi para sa'yo, hindi makabubuti sa'yo, kapag hindi po ibinigay, huwag po tayong biglang marunong po tayo. At dahil hindi na ibigay ng Panginoon, meron po talaga tayong, yun nga po, yung sinasabing higher faith. Ano po ba yung mga higher faith? Yung talagang kahit anong mangyari, walang nakikita, walang, yung alam niyo, wala siyang, basta ako sasamba ako, basta ako magpupuri ako sa Panginoon, hindi siya yung nag-iisip na gagawin ko ito kasi ako may kailangan sa Panginoon, gagawin ko ito kasi ako may pangarap, kailangan matupad, pero sabi nga, unahin muna ang seek first the kingdom of God. Eh, minsan po namin misinterpret natin yon. Ay, mag-a-attend pala ako lagi, ay, a-attend ako lagi ng mga meeting sa church kasi may kailangan ako sa... Kasi pag ganun po yung ating kaisipan, parang ang pangit po. Halatang-halatang ay, kaya lang ito uma-attend, eh, may kailangan sa Panginoon. Pero yun nga po, yun ay yung mga lower faith talaga, yung mga pananampalataya na talagang nakikita mo na hindi totoo. Pero yung mga higher faith po, yung mga taong talagang nakakilala sa Panginoon na umpisa pa lang, hindi naman po sa itinataas ko yung sarili ko, yung higher faith is ano, yung feeling ba na gagawin ko ito kasi mahal ko ang Panginoon, gagawin ko ito kasi may pag-ibig ako sa Panginoon, ginagawa ko ito sa kapwa ko kasi mahal ko ang Panginoon, hindi ko ito kayang gawin nang wala sa akin. Alam, laging ang dahilan mo yung Panginoon. Lahat na nangyayari sa buhay mo, sa buhay ko, parang ang lagi mong ikakatwiran, ito ay gawa ng Panginoon. Mga ganon, makikitaan po natin na talagang tunay ang pananampalataya ng mga taong ganon. Yung ang kaisipan ay laging mapabuti ang kapwa, ang kaisipan ay laging maganda ang tingin sa kapwa. Kahit na, alam niyo yung pag nakita mong kapintas-pintas yung kapwa mo, hindi mo kayang pintasan kasi, teka muna, kaya sa Panginoon, mamimintas ka eh. Diba? Bago tayo tumingin sa kapwa natin, titingnan muna natin yung mga sarili natin. Yun po yung sinasabi kong talagang masasabi mo, ikay tunay na mananampalataya kapag hindi mo na nakikita yung mga tao sa paligid mo, yung mga pangit na ginagawa. Wala kang ibang nakikita kundi yung kalooban ng Panginoon. At tunay nga po na napakabuti ng Panginoon at nagpapasalamat po ako sa ganitong kaisipan, ganitong puso. Tunay nga po na isang kayamanan po na masumpungan natin ang tunay na katotohanan. Ang katotohanan talaga ang mapapalaya sa atin. Yung katotohanan na ang Panginoon lang ang lahat sa buhay natin. Tunay nga po na, yun nga po, napaka simpleng ang ipinapagawa sa atin ng Panginoon. Nakitaan tayo na maging tunay tayo sa Kanya. At hindi lang dahil tayo ay may kailangan. Dahil kailangan ko ito, aatenda ko. Sana yung puso natin, mahanap natin na ang kasiyahan talaga natin, ang galak ng ating puso talaga ay yung palagi kang, ang presensya mo ay laging nasa Panginoon. Yung parang hindi ka na mabubuhay nang wala ka sa Panginoon. Tunay nga po na napakabuti ng Diyos at nawada, ipanalangin po natin ang ating mga sarili na magawa natin yun, na talagang tayo i-test natin yung ating sarili kung tayo ba talaga ay tanungin natin ng Panginoon, Lord, linisin mo yung puso ko, ipakita mo sa akin kung tunay ba talaga akong mananampalataya. At yun nga po, talagang kailangan natin gawin yun bago tayo humarap sa iba. Makita natin yung sarili natin na talagang nagagawa muna natin yung kalooban ng Panginoon para sa atin. Dahil kung hindi, mahirapan po tayong humayo, mahirapan tayong makipag-usap, mahirapan tayong ibahagi ang salita ng Diyos sa iba kung mismo ikaw, hindi tunay yung pananampalataya mo sa Diyos.
Kaya maraming maraming salamat po. At tunay nga po na tayo po ay manalangin. Hallelujah. Lord, maraming maraming pong salamat sa inyo, Panginoon. Tunay nga po na nagpapasalamat po kami dahil sa biyayang ito na ipinagkaloob mo po na ang aming mga puso at kaisipan, Lord, ay palagi nagpapasaklaw sa inyo, Panginoon. Lord, tunay nga po na idinudulog ko sa inyo ang aming mga kapatid sa pananampalataya, Panginoon. Samahan mo sila, Panginoon. Tunay nga po na ang iyong mga salita ay palaging maunawaan nila ng payak, Panginoon. Maisabuhay ng bawat isa, Panginoon, at makita nila sa kanilang buhay na wala silang kakayanan. Aminin nila sa kanilang mga sarili na wala silang magagawa kung wala ka po sa buhay nila, kung wala ang pagsama mo, Panginoon, sa mga buhay nila, Panginoon. Tunay nga po, Panginoon, na ang mga kapatid namin sa Door of Faith, magmula sa Door of Faith Organization, sa pangunguna po ni Pastor Joseph Maseredo, Maseredo Family, Panginoon. Tunay nga po ang mga ministeryong ipinagkaloob mo sa kanila, Panginoon. Ito po ang magpahayag sa kanila. Ang mga kapastora magmula District 1 to District 9, Panginoon. Tunay na ikaw ang magpakahayag sa kanilang mga buhay, Panginoon. Tunay na ikaw ang mataas sa kanilang mga buhay. At tunay na ang aming District Supervisor, si Pastor Cheryl Manansala, Panginoon. Si Pastor Gerald Manansala, Lord. Tunay nga po na magpakahayag ka sa kanilang mga buhay. Tunay na ang iyong mga salita, Panginoon, ay palaging mamutawi sa kanilang mga labi, Panginoon. Mataas ka palagi sa kanilang mga buhay. Ang buong mananampalataya ng Door of Faith kabatang, Panginoon, tunay na, Lord, sangkapan mo sila palagi ng pusong mababa, Panginoon. May kapakumbabaan at pananabik sa iyong mga salita, Panginoon. Tulungan mo sila, Lord, na magtagumpay at makilala nila na talagang hindi nila makakaya kung wala ka po sa kanilang mga buhay. Salamat sa iyo, Panginoon. Tunay na maingat namin binabalik sa iyo ang papuri, pagluwalhati, pasasalamat sa tanging pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen.